So what's up mga chupati, my name is Pastor Jay Moto and welcome back to the channel. And for today's video, para nga dun pala sa mga balak magpalit ng mga rear rotor disc sa z200s natin, z200x, z200ii, sa x, double s, tsaka s, pare-pareho yan ng rotor disc sa rear wheel natin. So ito yung ano, pinaka the best na maging replacement natin. Meron mga nagpapalit na mga rotor disc na mas malalaki yung diameter kumpara dito sa stock. Pero medyo hindi tayo fan ng mga ganun eh, kasi mas maganda stock na laki pareho diameter ng rotor disc yung ipalit natin. Dahil pag nagpalit tayo ng mas malaki, medyo hindi na magandang tignan. Ewan ko, para sa akin lang. Sa iba maganda, pero para sa akin hindi. Kasi pangit naman, ano, malaki na yung rotor disc sa harapan, then sa likod, malaki pa rin. Ewan ko, siguro yung iba gusto nila yon. Pero yun nga, syempre, iba-iba naman tayo ng trip. So ito yung may suggest natin. Rotor disc na 220mm, pa rin yung laki. Napili natin, maganda to. Lighten rotor disc po yung tawag dito. Bakit lighten? Syempre, mas maganda pag mga lighten. Kasi po, itong rear natin, rear wheel, o itong rotor disc sa likod, rotating mas po yan. Umiikot po yan, mga chupapi. Umiikot yan. So, mas lighten yung nakakabit, mas magaan yung ikot niya. So, performance, the best yan. Then, sa braking power naman, goods na goods pa rin to. Then, papansin nyo, same pa rin siya nung diameter nung stock na rotor disc natin. Sa taba niya, the same lang yan. The same lang yan. Lighten lang yung design niya. Kung mapapansin nyo dito, medyo malaki yung tabas niya kumpara dito. Dahil, ginawa nga lighten yan para mas magaan siya. Tatandaan po natin, weight over power ratio. Kung makakapag-reduce tayo ng weight sa motorsiklo natin, mas maganda po yun. Makakadagdag yan ng performance. Yun po yung tinatawag na weight reduction. Kaya nagkakabit tayo ng mga lighten. Normally, pan talaga ako ng mga nilalighten na parts sa motorsiklo natin. Okay. So, yun. Natatanggalin lang natin yun, ano? Yung stock na tornilyo nung rotor disc natin. Actually, niluwagan ko na to. Niluwagan ko na yan. Iyan, apat yan. 6mm na Allen wrench yung kailangan nyo na pamihit dyan. Same lang din yan, di na kayo magpapalit ng caliper. Yan, and then ilalagay na natin tong bagong rotor disc natin. Sakto-sakto lang yung butas dyan. Yun nga lang, yung stock nyo na tornilyo, hindi na natin magagamit yan. Kasi itong stock natin, meron yang parang leg dito eh. So, sasagka siya dito, hindi nyo siya mapapasok ng saktong-sakto. Kasi iba yung design ng butas nung stock rotor disc natin. Medyo malaki yung butas niyan. Meron talaga siyang sinasagkaan nung leg. So, hindi natin na magagamit itong stock na tornilyo natin. Kailangan natin mag-provide ng tornilyo na walang leg. Actually, pinakadabasan ako, makakahanap kayo, yung flat din yung ulo, yung medyo malapad din yung ulo, para katulad din sa stock. Yung wala nga lang yung leg, yung diretso lang siya na ganyan. Yan, wala siyang leg, full tread siya kumbaga. Pero kung wala kayong makita, pwede rin naman to. Wala naman siyang tatamaan, kahit medyo mas mataas to. Make sure nyo lang na walang tatamaan. Pero yun, uulitin ko nga, kung may makikita kayo nung flat head din, mas maganda, mas okay. Umulan lang kasi kahapon, may bagyo, kaya hindi ako nakahanap. Eh buti, meron ako nakatabi na stainless na Allen bolt din. So, sakto-sakto lang din to. So, yan, ito ginagawa ko dyan. Pinapatakan ko siya ng thread locker. Para sure bolt talaga na hindi siya basta-basta luluwag. So make sure lang natin na mahigpit yan kasi preno po ito mga chupapi. Make sure natin na mahigpit talaga siya. Iyan. Kaya ginawa ko talaga, nilagyan ko ng thread locker. For safety reason yan. Iyan. Yeah.
You know, goods na yung lighten rotor disc natin at 220mm po to yung sukat nito mga chapapi. 4 holes, kung di ako nagkakamali, kasukat yan pang Mio Sporty. Apat yung butas niya. 220mm. May mabibili din kayo dito ng mga regular lang. Pero mas maganda kung may mahanap kayo ng lighten, pili lang kayo ng mga legit na product talaga. So ito yung may sasuggest natin kung magpapalit kayo, lighten na. Para yung performance, medyo may improve siya ng konti. Okay. So ito na, nakabitan natin mga chapapi. Very good na. Pero meron tayo medyo hindi natin nagustuhan yung kinabit natin na tornilyo, yung mahaba yung ulo. Medyo malapit siya doon sa bracket pag iniikot. Although hindi naman siya tatama, mga 3mm pa yung diferensya. Kaya nag-decision kami na humanap na lang talaga nung flathead na bolt. May nakita naman tayo. Ayan, pinalitan na natin. Ito na yung nakakabit, tatlo. Sa dalawa. Ay, makikita nyo, malayo talaga siya. So, ito, epic fail. So, mas maganda, gumamit talaga tayo ng flathead na bolt. Yung walang leeg. Ayan po yun, full thread. Wait lang, ano natin. Ayan, full thread siya. So, pinalitan na natin yung tatlo. Isa na lang. X to. Negative. Buti may nahanap tayo, nagigot-igot tayo. Swerte. Ayun, para safe tayo, yun, no? Papasin ninyo, medyo malayo siya doon sa bracket nung preno natin sa caliper. Not like pag yung may head, may ulo, medyo malapit eh. So nakakatakot. Although hindi naman basta luluwag yan dahil may thread locker naman tayo. Pero doon pa rin tayo sa pinaka-safe talaga. So, paano, thank you very much mga chupapi. Kakabit na lang natin yan. Madali na yan. Importante na ipakita ko sa inyo yung pag-install nung lighten rotor disc natin. Thank you very much din sa panonood nyo. Thank you very much sa mga patuloy na sumusuporta sa YouTube channel natin. Thank you very much din kay Brother Raymark. Ilalapag ko na ang closing ceremony sa inyo, kapayapaan. At sumayin nyo rin. Let's go!